Hello and welcome na naman guys. So ang itatopic nga natin is isa sa pinakagusto talaga malaman ng maraming fan ng Naruto, ang Namikaze Clan. Gusto ko talaga itopic sa ating channel yung lahat ng clan sa Naruto. Kaso nga lang, yung clan na itatopic natin ngayon ay kulang talaga yung records or data. Except sa isang napaka-cool na ninja na ginawang history yung sarili niya at nagbigay ng katanungan sa mga fan kung nag-e-exist nga ba talaga yung clan na pinagmulan niya, ang Namikaze Clan. May mga bagay-bagay din ako na nakalap online. So huwag kayong mag-alala guys. Explain ko lahat sa inyo ito in the best way na alam ko. Sasagutin ko din yung mga katanungan nyo na bakit hindi Namikaze yung last name ni Naruto at yung about din sa Hatake Clan. So bago nga natin simulan, make sure na nakasubscribe ka na at click mo na din yung notification bell para lagi kang updated pag may bago tayong upload na videos. Walang ebidensya kung nag-e-exist ang Namikaze Clan, pero gagawan pa din natin ang paraan. And without further ado, let's go! Ang Namikaze in English is Wave Wind or Wind Wave. Yung mga pangalan nga na binibigay ni Sir Kishimoto sa mga characters sa Naruto ay may connection din sa kanilang pagkatao. By the way, ayon nga sa isang information na nahanap ko, yung Namikaze Clan ay isa sa kilalang clan ng Konoha. Ito yung clan na nagpo-produce ng magagaling na ninja. So nakita natin yan kay Minato. Sinasabi nga na yung Namikaze Clan ay kaya makipagsabayan sa galing ng Senju at Uchiha Clan. Ang Namikaze Clan kasi ay parang same din sa Uzumaki Clan, nagtataglay ng mataas na chakra reserves. At higit sa lahat, madali silang matuto ng kahit anong jutsu. So yung best example talaga natin ay si Minato lang. Kasi siya lang yung pinakita na Namikaze sa mundo ng Naruto. Ang Namikaze Clan ay kilala sa kanilang bilis. Nakita natin yan kay Minato. Malamang, nakuha niya ang talentong ito sa clan niya. Bata pa nga lang siya ay napakaswabe na niya gumalaw. Yung body flicker jutsu niya naman, minsan ay napagkakamalang flying thunder god. At dahil nga sa bilis na taglay niya, ay binansagan siyang yellow flash ng Konoha. Yung nature affinity naman nila ay wind release. At sinasabi nga na ang Namikaze Clan din ay nagtataglay ng Kekigenkai. Ito ay ang Storm Release. Ang Storm Release ay combination ng Water at Lightning Release. At kukonting members lang nga daw ng clan yung kaya gumamit ng Kekigenkai na ito. Sa tingin ko, kaya ito gamitin ni Minato. Kaso nga hindi ito pinakita sa series. Sa series nakita natin na ginamit ni Daroy ang Storm Release. So, ito yung example ng Storm Release. Yung trademark ng Namikaze Clan ay yung blonde hair at blue eyes nila. Tulad nga ng Uchiha na merong Sharingan at Uzumaki na merong red hair. Yung buhok naman ni Naruto ay namana niya kay Minato. Si Naruto din yung kauna-unahang Uzumaki na blonde hair. By the way, yung mga nagtatanong naman na kuya, bakit hindi Namikaze si Naruto? Eh kaya hindi Namikaze ang last name ni Naruto. Dahil pag nalaman ito ng mga dating kalaban ni Minato, ay malalagay sa panganib yung buhay ng anak niya na si Naruto. Yung Hatake Clan naman guys ay nagmula din sa Konoha. Yung kilala lang na natirang members ay si Sakumo, ang White Fang ng Konoha, at Kakashi. May mga churi din na may half Senju yung Hatake Clan dahil sa trademark nila na white hair. Possible din na may genes ni Tobirama etong si Kakashi. Kasi tulad ni Tobirama, matalino at madali din matuto ng jutsu ang Hatake Clan. Isa din ang Hatake Clan sa may pinaka magagaling na ninja. Si Sakumo at Kakashi nga ay mga one of the best din ng Konoha. So yun nga guys,
hinanap ko talaga sa internet yung mga information about dito sa Namikaze Clan at sa kasamang palad. Fanbase information lang yung nahanap ko. Ibig sabihin, ang Storm release kay Kigenkai na nabanggit ko kanina is fanbase lamang. Sa Naruto World fandom ko nahanap ang information about sa Namikaze Clan. And inform ko lang kayo guys na ang website na ito ay fan-made churis lamang. Nakalagay nga sa site yung fandom, which means fan-based churis lamang. Hindi ko din nakita sa databook ang Namikaze Clan. At kung gusto nyo talaga ng legit na information guys about sa Naruto at Boruto, sa Narutopedia nyo na lang hanapin. Kaso nga lang walang info sa Narutopedia about sa Namikaze Clan. Therefore guys, hindi talaga nag-e-exist yung Namikaze Clan. Si Minato lang yung Namikaze na ever existed throughout canon series ng Naruto. Sa Boruto manga nga, may mga churis na si Delta ay isang Namikaze dahil sa taglay niyang bilis at bland na buhok. So possible ba ito guys na siya ay isang Namikaze? Comment nyo na lang yung thoughts nyo about dito. At kung nagustuhan nyo naman ang videong ito guys, ay mag-iwan na kayo ng like. Napakalaking suporta na yan para sa tulad nitong local channel ng anime review natin. And don't forget to subscribe na din para always tayo updated sa mga paparating pa na uploads. And before nga natin tapusin ang videong ito, ay shoutout muna sa kay Sean Michael David, Chrysler Fritz Lianto, Zanier Lomboy, DJ Paulo Rabanzo, Hazen Justin, Andre Gaming, Rian Ray Orion, Juan Aguilar, Johan Obsioma, Minerva Magkalayo, Steven Paul Nokoy, Maricel Castil, Galagar 258, Renz Abarcar, Adrian Joves, Gian Andre Pascual, Jan Kelly Rioveros, Hazen Justin, Jace Ian Cerda, Willie De Jesus, Gab Pio, Cedric Aceron, Miggy Kimuyo, Gondra 1114, Andrew Mateo, Ashirukun, KJ Gaming YT, Harvey Berdan, Wayne Niala, Merlolico, Donald Bernardo, Kylie Gia, Nico James Parr, Timothy James, Roland Frederick Diaz, Pepito Uzumaki, Kin Kun, and Mark Cuellar. Maraming salamat sa suporta nyo guys. And keep safe and God bless sa inyo. Abang lang sa mga next videos natin. And yung next video nga natin ay yung Seven Swordsman of the Mist. Kaya abang lang kasi malapit ko na i-upload. And hanggang dito nga lang tayo guys. I love you all. Peace out.